Magandang araw po sa ating lahat. Kasama natin ngayon si Presidential Spokesperson Harry Roque para sa ilang anunsyo mula sa IATF meeting kagabi. Secretary Roque, magandang araw po. Magandang umaga, Mela, at magandang umaga, Pilipinas, no? Bukod pa dun sa naanunsyo natin na yung mga health professionals na meron na mga papeles as of March 8, 2020 ay po pwede nang umalis, meron pang tatlong bagay na naaprubahan ang IATF kahapon, no, sa kanilang pagpupulong. Unang-una, kinilala po yung programa ng DSWD na yung tinatawag na listahanan o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction bilang isang critical government service. At dahil dito po, lahat po ng mga tauhan ng listahanan, gaya ng mga surveyors, enumerators, yung mga supervisors ng mga regional offices, ay po pwede pong lumibot at sila po ay ginawang APORs, no? Authorized Persons Outside of Residence. Nang sa ganun naman po, sila po ay makapag matugunan yung kanilang mga katungkulan. Sila po ay allowed ng interzonal and intrazonal travel sa kahit anong mga pamamaraan. Ang pangalawa po ay inadapt po ng IATF yung national na pulisiya na lahat po ng lokal na pamahalaan, lahat ng mga governors, city and municipal mayors at punong barangays ay dapat tanggapin po ang kanilang mga nagbabalik na mga mamamayan, no? Ito po yung tinatawag natin mga returning residents, no? Sa panahon po ng pandemya. At syempre po, nandyan po yung recommendation din natin na inadapt po ng IATF yung sub-technical working group on vaccine development recommendation na ang protocol po natin sa mga clinical trials ay, unang-una, no, lahat po ng mga nag-a-apply for clinical trials should first be submitted dun sa tinatawag na vaccine expert panel reviewed by designated ethics boards and submitted to the Food and Drugs Administration for review and approval. Magkakaroon po tayo ng zoning guidelines para sa mga clinical trials na i-issue po ng Working Group on Vaccine Development to avoid competition po para sa sites, yung mga lugar kung saan gagawin itong mga pag-aaral na ito. Yung mga lokal na pamahalaan ay dapat bigyan ng prioridad yung World Health Organization Solidarity Trials over Independent Trials. At saka yung Philippine Health Research Ethics Board ay dapat i-review yung ethical guidelines para sa COVID-19 clinical trials at saka yung mga standard compensation na binibigay po doon sa mga sasapi sa WHO Solidarity Trial at yung iba pang mga clinical trials. Bukod po dito, nung isang araw, napagkasunduan din po ng National Task Force on COVID-19 na bukod po doon sa pagsusuot ng face shield sa pampublikong transportasyon, sa trabaho ay dapat sinusuot na rin ang face shield sa mga nakasaradong commercial establishments gaya ng mga malls. Okay. So yun po ang ating mga anunsyo, no? Yung listahanan, yung mga tao ng listahanan, pwede e-force po sila. They're allowed inter and intrazonal travels. Pangalawa po, yung pulisiya ng lahat po ng lokal na pamahalaan ay dapat tanggapin ang mga nagbabalik nilang mga residente. At pangatlo, yung protocol tungkol po sa clinical trials. Opo. Sir, bukod sa ating anunsyo, inaabangan kasi ng ating mga kababayan din yung next IATF meeting na nasabi nyo rin na po sa Lunes po yan. Kailan po kaya, sir, yung swab test po ninyo at tulad nung nakaraan via video conferencing po ba ulit ito o personal na po kayong pupunta sa Davao City? Hindi pa po namin alam, no? Wala pa kaming advice kung saan po magaganap ang susurot na pagpupulong natin kay Presidente. Pero kami po, nakaschedule po kami ng swab test bukas. Matatapos po yung 14 days namin mula kami nagkaroon ng huling na pakikita ni Secretary Anyo sa Lunes, no? Pero minabuti pa rin po namin na sa Sabado ay mag-swab test pa rin, no? Opo. And sir, sa bayanihan tulang po, nabanggit po natin sa press briefing kahapon na wala pa tayong natatanggap ng copy. Ngayon po ba ay natanggap na po natin ito at meron po ba tayong mga komento rito sa nilalaman nung inaprobahan ng BICAM na bayanihan po bill? Well, ang alam ko po, minimum 140 billion nga yan stimulus package natin. Bukod pa doon sa pag-i-extend ng mga special powers na ibinigay sa ating presidente nung bayanihan 1.
So karamihan po dito, cash for work at mga pautang po sa iba't ibang sektor po ng ating lipunan. Opo. At panghuli na lamang, sir, ang update kasi mula kagabi ay naghain ang DFA ng panibagong protesta laban sa China. This time ay about naman po sa confiscation ng materials sa mga Pilipinong mangisda noong Abril. Ano pong komento dito ng palasyo at makakaapekto po kaya ito sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China para naman sa COVID-19 vaccine? Hindi naman po, no? Yung mga protesta naman, ginagawa talaga yan ng ating mga diplomats kung meron sa tingin natin nalalabag, no, sa ating soberenya o dun sa ating tinatawag na sovereign rights. Pero hindi po naman po makakaapekto yan dun sa kabuuan ng ating matalik na pagsasamahan sa panig ng bansa natin at ang bansang China. Okay po. At yan si Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong mga updates sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po.